Si SJ Belangel, part ng isa sa mga pinaka hindi makakalimutang Gilas teams as of recent. Despite being undersized, naging effective siya sa international level due to his solid point guard instincts. Pero ngayon 2023 or 2024, kamusta na kaya siya sa Korea? At gaano kagaling na ba siya ngayon? So far through 25 games, si Belangel played roughly 30 minutes a game, in which he averaged 13.6 points, 2.3 rebounds, and 3.5 assists per game. Ang laking jump kumpara sa previous season niya, especially the shooting percentages. Pero besides the minutes increase, paano nag-improve ng ganito yung laro ni SJ Belangel? Well, isa sa mga reason sa improved play ni SJ Belangel ay yung improvement niya sa pick and roll ball handler plays. Sa season niya so far, 37% of his possessions were pick and roll handler plays. That's 116 total possessions in which he scored 145 total points. Sa 145 points na yon, he shot 44.4% sa 3. Sobrang taas nun, by the way. Sa play na to, spread pick and roll with Nicholson, a pick and pop threat. So ang coverage na binigay ng kalaban, na natili silang attached kay Nicholson pero nag-go under sila sa screen, giving SJ room para mag-pull up sa 3. Sa side ng defense, ginagawa mo tong coverage na to para i-force yung ball handler na maging offensive-minded kasi binibigyan mo siya ng space to shoot or attack downhill. And gets ko naman since last season, 28% lang si SJ sa 3, so initially yung teams, bibigyan talaga yan ng ganyang looks muna bago sila mag-adjust. Now, kapag nag-adjust na yung defense, most of the time nag-go over and drop sila. Kapag over and drop, this forces the defense to bring an extra defender sa weak side para itag yung roller kasi dalawa sasaluhin itong big man na to habang inaantay niya yung point of attack defender na makabalik sa tao. Sa play na to, naiwan sa screen yung bantay ni SJ, leaving him one-on-one versus a drop defender. Same dito, pero tingnan nyo gaanong kalaki yung court for SJ. Right now, sa place na to, hindi pa gaanong nag-shift yung defense. Basically, willing sila na maging scorer sa SJ off the ball screen. And so far, nakaka-convert siya efficiently. So ngayon threat na si Belangel off the dribble sa mga pick and roll, defenses are going to start to play higher. Or even magdala sila ng mga extra defenders kapag merong ganong action. And then, sa ganon nagbukas yung playmaking ni SJ. Makikita natin dito, it's the same spread pick and roll kagaya nung kanina, nakadrop pa rin yung big man pero he's sitting at the level na, mas mataas na ng konti. Pero pansinin nyo rito na ang tagal nag-commit nung drop defender kay SJ, leaving the popper open. Dito empty side pick and roll with Nicholson, again, over and drop pero aggressive yung drop defender dito. They're really trying to rattle SJ. So there's two on the ball. Ang defensive rotation sa ganito usually, kapag pop sa perimeter, may magpipinch dito sa kabilang side para i-block off yung driving lane, yung middle, habang nagre-recover si big man. Sa play na to, nabigay kaagad ni SJ yung bola dun sa gap bago pa makadating yung pinch and makarecover yung big man. So, tumira na ang 3 si Nicholson. And then kapag ang pop naman is dun sa empty side, we can see an extra defender sa ilalim waiting. Kaya usong-uso yung mga ganitong empty side pick and roll kasi nafo-force yung defense na isang help lang yung ipadala and nagagaling pa sa paint. Okay, yung mga ganitong klase ng reads, mahalaga na ma-establish natin kasi once na yung bola i-drive ni SJ, yun yung mga reads na pwede niyang gawin when driving. Sa play na to, same coverage, over and drop. Makikita natin, hindi nag-pinch nail itong nasa kabilang wing, therefore forcing the last line of defense na mag-rotate and prevent the easy paint touch. Poor defensive awareness, walang communication, so open corner 3 dahil sa paint touch ni SJ. Dito naman, transition drag screen, reject ni SJ yung pick kay Nicholson. Now yung big man dito sa ilalim na force siya mag-rotate. So 2-on-1 para kay SJ. Pero ang totoong read dito is that dahil 2 versus 1 siya, yung isa pang defender dito sa kabila, trabaho niya ay mag-sink and fill para ma-prevent yung easy drop-off. Siyempre, babantayan mo yung high percentage shot, leaving the corner wide open na nahanap ni SJ sa kick-out. Paano kung walang pull-up 3 pero wala rin kick-out sa drive? Well, here's the same play na spread pick and roll. Tingnan nyo yung defense, over and drop, tapos may naka-help na nakaabang sa ilalim, and a tag dun sa roller side. Well defended to technically, kasi they forced Belangel to take a 15-foot shot. Pero ito yung part ng game ni Belangel na nag-glue dun sa dalawang factors sa pinag-usapan natin kanina. Tingnan nyo rito, may hedge. Mali yung angle kasi hindi nasarahan ng pinto si Belangel. So Belangel turned the corner. Essentially, kapag na-turn mo na yung corner as a ball handler, wala nang tao dito at natitira na lang nakaabang sa ilalim. Na hindi rin naman pwedeng umangat kasi ma-open yung bounce pass, again yung high percentage shot. So ni-utilize si Belangel yung runner niya to score. Again, ito yung binibigay ng depensa, mid-range. Pero kapag ikaw, kaya mo mag-convert
sa mid-range effectively, 'di ba? Ang laking bagay noon as a scorer. And kapag napunta naman sa sitwasyon na yung defender na nag-switch sa kanya, yung help defender na commit, can also do the Jalen Brunson special na half step sa paint, gamitin yung momentum ng defender against him, easy 2 points. Okay, so yung improvement ni SJ Belangel, pwede natin i-trace back dun sa ability niya ngayon to shoot pull-up threes. That allowed him to have different looks and situations sa mga pick and roll scenarios para ma-breakdown yung defense. Alam ko na may mga magko-comment dyan about him being undersized, which is true, undersized naman talaga, pero sa totoo lang, kung napanood nyo naman siguro yung World Cup noong 2023, kitang-kita yung kakulangan sa point guard creation. And kahit NBA na lang eh, diba? Panoorin nyo mag-point guard si Jeremy Sohan para makita nyo yung difference. Like I always say, it's not about the height, it's about the skill set. And it wouldn't hurt to have a player like Belangel sa Gilas team moving forward para mag-provide ng mga point guard stuff.